Isabella, St. Mimi, on the conversion, on the call of Matthew. Si Matthew, nakaupo, naniningil, nagpapapera, nagpapayaman, nagpapabunta, at nagpapabida, lahat para sa kanya. Dumaan si Jesus. Alam ng buong Galilea, tarantado ang lalaking ito. Bastos ang lalaking ito. Magnanakaw ang lalaking ito. Makasalanan. Publikano. Dumaan si Jesus. Nakita. Albert, afraid, ashamed. Naawa sa makasalanan. Miserando. Miserior. Naawa sa makasalanan. Ganyan ang mercy. Pero hindi siya nagtanim. Alam niyang makasalanan. Naawa. Minahal. Atque eligendo. Alam na masamang tao. Alam na nagihirap. Pinili pa yung eligendo. Ganyan ang misery. Ganyan ang mercy. Hindi bintang, hindi pagtutunan ng sugat. Malayo-malayo sa akin, Sus ko. Napakalayo sa akin. Ako'y nagmumukmuk, ako'y nasaktan. Ay, hindi siguro, hindi ko kasalo. You can just see mercy. I'll tell you another story. Okay. Inyong patatawanan ako ha, pagkat ilalagay ko ng bulaklak. Aking istorya nito. Okay. Ito po, hindi ko istorya. Ito yung istorya ni Bergoglio. Jorge Bergoglio. Now, Pope Francis. Okay. Pwede ba babasahin ko ito? Opo. Alam ko ng bulaklak ha? Back when I was rector of the Collegio Massimo of the Jesuits, sabi ni Pope Francis. And I was a parish priest in Argentina. Naging parish priest to eh. I remember a mother with young children whose husband left her. Iniwana, limabayan ko, may mga anak. She did not have a steady job and only managed to find temporary jobs a couple of months out of the year. So, isang babae, tinalali po Francis, parishioner niya, iniwanan ang asawa, iniwanan ang anak. There was no work. She had to prostitute. She has to prostitute herself to provide her children with food. Istorya ni Pope Francis ito. Babae, inewan ang asawa. Nawala ng trabaho. Palalaki na lang. Puta sa gabi. That's why I said, I'm telling you in Tagalog. Nagpuputa sa gabi. Nakakayak, no? I will continue the story of Pope Francis. Where there was no work, she was a prostitute to provide her children with food. She was humble. She came to the parish church. We tried to help her with Caritas. I remember one day, it was during Christmas holidays. She came with her children to the college, Rector C. Bergoglio, and asked for me. Hinahanap si Bergoglio. Okay. They called me. And I went to greet her. She had come to thank me.
kanya pala hinaharap si Borgoglio. Gustong pasalamatan. I continue with the story. I thought it was for the package of food from Caritas that we had sent her. So akala ni Pope Francis, ni Borgoglio Maron, kanya nandun ang babae, yung puta, ay parang pasalamatan siya sa pinadadalan niya mga tayo. And he, Borgoglio, did you receive it? Tinulong agad ni Borgoglio, yes, yes, thank you for that also. But I came here today to thank you because you never stopped calling me Senora. Embarrassed dignity. Balik tayo sa sinabi ko na. Sirang-sira ang dignidad ng babae. Diba? Sa istorya. Sumisig ng puta sa gabi. I forget. That's the truth. And Bergoglio thought that she came there for the gifts. Hindi. Why did you go there? She wanted to thank Bergoglio for the dignity. Kahit kagaroon. He was. Bergoglio knew who lied. Bergoglio knew what she's doing at night. Bergoglio! Kapatid, na pare. Hindi yung sugat, yung tao, yung dignidad, yung karapatan, yung pagiging imahe ng Diyos. So the endured dignity is restored by simple kindness. Ganon din yung prodigal son. Iyan ang mercy. I'm sure you're reading a lot ako mga kapatid. Basahin ito. Please recover the art of reading. It will help you in prayers.